There are so many things to be thankful for and to celebrate kasi meron kami bagong baby and my sister is also pregnant. So, okay na, basta importante sama-sama kami. So, sa Pat or dito? Dito sa ABD Studios. Cheese! Welcome back, mga kaaldab. Well, pahiwatig na naman po ito ni Main Paul Kerson, mga kaaldab. Maraming po nagtatanong, speaking of Japan, sino nga po ba yung pinaka-favorite na pumupunta sa Japan? Siyempre, walang iba kundi ang pamilya Paul Kerson at pamilya Mendoza. Real talk, sino nga po ba? Ito ha, para lang po sa kaalaman ng lahat, sa mga hindi po nakakaalam, na ang Japan po ang pinaka-paboritong puntahan lagi nila Richard Paul Kerson Jr. at ni Main Paul Kerson. Siyempre, ng Eat Bulaga rin po. Pero siyempre, marami na namang magre-react niyan. Sasabihin na naman, ikaw talaga, Mr. Destiny, narinig mo lang ang Japan. Sinasabi mo na na paborito yan ni Alden, paborito yan ng pamilya Paul Kerson. Yun naman po ang pambungad nila eh. Ito yung mga tipo ng sobrang bitter sa Aldab. Na kahit naman po totoo yung sinasabi natin, di po ba, na sa Japan nga po talaga yung gustong bakasyon lagi ni Alden, pero binabasag nila tayo, sinasabi nila na kumbaga gumagawa lang puro tayo ng istorya, etc., etc. Real talk to, mga ka-Aldab. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, lahat naman po ng sinasabi ko galing naman po sa bibig ni Richard Paul Kerson Jr. Eh. Hindi naman po tayo gagawa-gawa lang ng issue pagkatapos sasabihin, di po ba? Yung salitang Japan, common sense na lang po sa mga hindi nakakaget, sa mga ina-update ko, sa mga taong hanggang ngayon eh hindi pa rin naniniwala, nire-respeto ko at ginagalang, di po ba? Pero may kanya-kanya po tayong pananaw at opinion, depende na lang po sa inyo kung sino paniniwalaan nyo, di po ba? Alam nyo, sa totoo lang, sila po yung sobrang bitter. Sigurado marami na naman pong mambabas sa sinabi ko. Bakit po kaya sila yung sobrang apektado? Dapat di po ba ano sila yung kampante, yung kasi hawak po nila yung social media eh, tapos may wedding proposal, tapos sabi nga po nila i-announce na nga po daw yung wedding nila Congressman Spotted at ni Mengay. Pero bakit parang sila yung guilty? Bakit pag nagbibigay ako ng update lagi silang affected sobra? Real talk, mga ka-Aldab. Ito ha, sa mga dumadaan lang po sa channel ko, sa mga bumibisita na hindi naman po true-blooded Aldab Nation, di po ba mapapaisip po kayo bakit kaya ito ginagawa ng mga main fanatics at armin sa atin? Gayong lamang na lamang naman po sila, nasa kanila yung social media, ang daming post, di po ba, pati mga comment, pumapabor daw sa kanila. Yun po yung sabi nila. Pero bakit kapag tayo nagbibigay ng update, nagre-react sila agad-agad? Yung tipong fake news na naman niya, Mr. Destiny. Di po ba? Lalo po silang kumbaga nakukuna ng maling ano eh. Yung tipong parang sila po talaga yung sobrang affected. Di po ba? Ibig sabihin lang niya, mga Aldab, yung mga sinasabi ko, totoo. Kasi guilty sila eh. Bawat update ko, guilty sila. Kasi mga true-blooded Aldab Nation, hindi naman po magsasabi ng hindi totoo. Lalo na po galing US. Hindi naman po yung gagawa-gawa lang ng istorya para lang makakuha ng simpatya. Ano naman po yung ika-aano nila, di po ba? Gayung wala naman po silang pinapakitang ebidensya at resibo. Sinasabi lang po nila yung totoong naganap at nangyari sa meet and greet nila Alden issue at ni Main Paul Kerson. Di po ba? Kung hindi po pumunta ng US, di po ba? Wala naman pong namimilit sa mga main fanatic, sa mga Armin, o hindi naman daw kasama ni Mama Ten si Baby Teo nang dumating sa airport. Okay lang, di po ba? Wala naman pong problema pagdating doon. Pero bakit guilty sila? Yan po yung mga katanungan na talagang malalaman mo kung sino yung sobrang bitter. Kaya nga po ako mas natutuwang magbigay ng mga ganitong update eh. Magbigay ng mga ganitong kaganapan para lalo po sila maapektuhan, lalo po sila manggigil. Di po ba? Ang sarap po siguro talagang galitin nito. Kasi ramdam mo eh sa mga comment. Di po ba? Sa totoo lang, di po ako nagre-reply, mga kaaldab. Kahit na sabihin nilang
kumbaga Mr. Destiny, hindi po talaga ako nagre-reply para maramdaman nila na yung sinasabi nila walang ano, kumbaga hindi ako nagiging bias. Ayoko rin po kasi na maging bias pagdating mismo sa channel ko. Maliban lang po sa ibang channel, sa ibang website, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, diyan po pwede po. Pero pagdating po sa channel ko, hindi po, kasi ang sasabihin lang nila, syempre channel mo 'yan eh. Syempre ikaw yung ano diyan. Hindi po ba? Kaya ayoko rin po ng ganun. Kaya nga po minsan maraming napapaisip sa atin, maraming nagtataka. Parang yung sinasabi ni Mr. Destiny, mas paniniwalaan po namin. Kasi yung mga binabanggit niya, dedikasyon lang na palaisipan. Depende na lang sa kanila kung makukuha po ba nila o hindi. Pero yung salubong agad kay Mr. Destiny, fake news ka na naman Mr. Destiny, matagal na yan, wala nang kilig, di po ba? Halatang bitter. Hindi po yung, nasaan yung ganito, nasaan yung ebidensya mo, bakit naman gagawin, etc. etc. Di po ba? Wala eh, wala po silang maibatong ganun. Dahil alam po nila na pinag-uusapan to at talagang trending sa social media. Gagawa lang po sila ng mga konting sasabihin para lang po maipambanat sa atin. Sabi ko nga po sa inyo, napakaliit na butas, pilit nila nga hanapin yan. Kapag nakita nila, yun po yung ipambabanat sa atin. Bagaya ngayon, nung update natin, marami magre-react. Ikaw talaga, Mr. Destiny, narinig mo lang yung Japan kay Mengay, sasabihin mo na kumbaga magbabakasyon sila Mengay at Tisoy sa Amerika o sa Japan dahil etong ganyan, ganun-ganun, etc. etc. Tapos sasabihin naman ng iba, ay, ang kasama niya dyan, si Congressman Spotted. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Sasabihin nila, si ano kasama nila, si Congressman Spotted, Mr. Destiny, mali ka na naman ng info, manghuhula ka na lang, etc. etc. Pero okay lang yan, mga kaaldab. Para po kay Mr. Destiny, normal na lang po yung mga sinasabi nila. Pero at least, sa mga ina-update natin, may palaisipan. 101%. Di po ba na yung i-update natin, depende na lang po sa kanila, depende na lang po kung ano yung paniniwalaan nila, kung ano yung sasabihin nila. Ang importante lang naman po dito, mga kaaldab, ay yung binanggit ni Bengay na Japan at yung mga sinabi ni Alden na sa Japan din po. Common sense na lang po sa mga hindi nakakagets o hindi masyado updated sa mga sinasabi ni Alden, nirerespeto ko po kayo at ginagalang. Kumbaga baka mag-comment na Mr. Destiny, wala naman po ako naririnig eh. Hindi po ba? Okay lang yun. Basta ang importante lang naman, kung babalikan nyo yung mga sinabi ni Alden, makukuha nyo po yung sinasabi ni Mr. Destiny.